auto-compute yung mga corresponding strength ng mga fasteners natin or ng mga bolts natin. Starting with the tensile strength of fasteners. How do we compute? How do we compute the tensile strength of this fastener? What is the magnitude of this tensile force that will tend to produce tensile failure dito sa bolt natin? Okay, what is the formula for finding this tensile force that will produce a tensile failure dito sa bolt natin? So yung nominal strength of one fastener in resisting tension is simply equal to this formula. Rn, so ano yung Rn natin na yan? Rn is this force, yung tension force na to, that will tend to break the bolt into two, or in other words, yan yung force that will produce a tension, tensile failure dun sa bolt natin. And that is just is equal to FUB times AN, or simply equal to FUB times 0.75 AB, or FNT times AB. So, ano yung mga values na yan? Yung FUB, that is actually the tensile strength of the bolt material. Kaya siya may B sa taas, ibig sabihin lang yan, FU yan ng bolt. Kasi may FU yung plate, di ba? Sa previous topics natin, sa tension members, may FU rin yung member na yun, yung mismong plate, di ba? So, just to distinguish yung FU noon sa FU ng bolt, nilagyan natin siya ng superscript na B, stands for bolt. So, yung FUB na yan, ultimate tensile strength pa rin yan ng bolt nga lang. Ultimate strength pa rin yan, pero ng bolt. Okay? For an A325 bolt, ang ultimate strength ng A325 ay 120 KSI. Yan yung FU niya ng A325 bolt. Sa A490 naman, 150 KSI. Okay? And then, yung AN natin dito, that is just actually the net area through the threaded portion of the bolt, known as the tensile stress area. Or simply, kasi yung bolt natin, ano eh, di ba may mga thread yung bolt natin, like this one, no? Kung makikita nyo may mga thread yung bolt natin, yun, yung mga pa-inclined na line, yun yung mga thread. Okay? If you will try to look at a bolt closely, parang ganito talaga yung itsura ng bolt natin. Yung mga sa threaded portion niya, sa mga threaded portion niya, para siyang may mga uka-uka dito. If you will try to look at a bolt closely, di ba? Parang may mga uka-uka siya dyan eh. Yung bolt natin. So, yung sinasabi natin dito na AN, that is actually the net area through that threaded portion. So, ito yun. Kumbaga, ito yun. Ano tong area na yan? For example, yan. Ano yung cross-sectional area na yan? So, definitely, as you can see from the figure, yung net area na yan is definitely less than this area. Etong area na to, ang tawag natin dyan, yung area, yung net or yung gross area dun sa hindi threaded na portion, yung walang thread. Okay? Pero yung AN natin dito, that describes the net area through the threaded portion. Ito nga yun, yung sa may bandang thread. Okay? O yung tinatawagan natin na tensile stress area, which is definitely less than this area. Okay, so my formula lang dyan for finding AN. AN is just equal to 0.785 times the diameter of the bolt. So again, may B siya na nakalagay. Ibig sabihin, diameter yun ng bolt. Minus 0.9743 divided by N, wherein yung N is the number of threads per inch. Quantity squared, may squared pa yan. Okay, so yung number of threads is kung ilang threads yung meron sa per inch. Kunyari, this is 1 inch. If this is 1 inch, bilangin mo lang kung ilang threads meron dyan. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5. Kunyari, ganon. So, bilangin mo lang yon, that will be our N dito. And that is how you compute AN or the net area. Okay? Yung AB natin dito, that is just simply equal to the gross cross-sectional area of one bolt, which is the unthreaded part. Ito yung sinasabi ko dyan. This is your AB. Yung area, yung cross-sectional area ng bolt, dun sa unthreaded part, yung walang thread. AN, eto yon, yung net area sa threaded part. Mas maliit yan, obviously, kaysa sa AB, which is the gross cross-sectional area, dun sa unthreaded part. Okay. Yung area dito sa unthreaded, sa threaded part, or yung AN, usually, ano yan eh, 75% lang yan ng gross cross-sectional area. Eto, yung AN natin na to.
usually that is approximately equal to 0.75 ng gross cross-sectional area ng bolt sa unthreaded portion, which is this. Okay? That's why makikita nyo dito, from this formula na FUBAN, yung AN, pinalitan lang natin ng 0.75 AB. Kasi nga, AN is approximately equal to 75% ng AB. Kaya pinalitan natin siya ng 0.75 AB dito, yung AN natin. Ayan, as you can see from the formula. Okay? Yung FNT naman natin na to, that is actually 0.75 FUB, which is the nominal tensile stress of the bolt. And you can find the values of that 0.75 FUB or simply FNT sa AISC table J3.2. So, mamaya babalikan natin yan. So, yung FNT dito, which is this, yan nga, as we have seen here, that is just equal to 0.75 FUB. So, ang nangyari dito, if I'll just show it to you, from this original formula, Rn is equal to FU ng bolt times An. And since An is equal to 0.75 AB, pinatan natin yung An ng 0.75 AB. So, pwede mo rin gamitin yan na formula for finding the tensile strength of a bolt. Okay. Pero pag pinagsama mo kasi yung 0.75 tsaka FUB, that will actually be equal to FNT. So, baba lang natin yung AB. So, that is another formula for the computation of Rn. So, you have two choices depending kung ano yung already given on the problem. Kung given na yung net area, you can just simply use this. Okay, kung given yung AB, you can use this. Pag given yung FNT, you can use this. So, depende na lang yan. Depende kung saan siya most appropriate na i-apply. Okay, so yung FNT na yan, that is just 75% ng FU ng mga bolt. Okay? Yung value niya, nung FNT na yan, nung nominal tensile stress, you can find that in AISC table J3.2, which is this. So, balikan lang natin to. Itong AISC provisions natin nung kanina. Yan. Ito yung table J3.2. So, dito mo makikita yung FNT. Ito. This is our FNT. Oops. These are FNT, no? Nominal tensile stress, FNT, nakalagay FNT. So, you can see here, nakalagay na yung mga nominal stress of fasteners and threaded parts. Dito, ito yung FNT, so first column. Later on, first column, or second column, kasi ito yung first column. And then, yung third column dito for FNT, later on, didi-discuss natin yan. So, naka-describe dito yung type of fastener, or yung description ng fastener, with the corresponding nominal tensile stress. For example, if you are using A307 bolts, yung FNT niya daw is 45 KSI or 310 megapascal. Yung naka-quantity, naka-megapascal niya. Kung A325 naman daw, when threads are not excluded from the shear planes, ang FNT mo daw ay 90 KSI or 620 megapascal. So, clarify ko lang ano yung sinasabi niya dun na when threads are not excluded from shear planes. Clarify lang natin yun na. For example, for a lap joint, common example natin, lap joint, tapos meron ka ditong bolt na nagko-connect dyan sa dalawang plate natin. Okay. As I've said before, yung mga bolt natin, may threads yan eh. Diba? May threads yan, may mga nut yan. Kung nasaan ba yung shear failure plate natin dito sa ganitong type of connection? If you will try to look at yung shear failure plane natin, is actually located here. Kung nasaan yung connection between the two. Ito. Kung nasaan yung shear connection. Ayan. Yung tinuturo ko na to. Okay. Nandyan yung shear failure plane for this type of connection. Pag yung sinasabi niya yan na when threads are not excluded from shear plates, ibig sabihin lang nun, kapag nagkataon, or hindi naman nagkataon, kapag yung threads hindi kasama sa failure plane. Ibig sabihin, kunyari, nandito yung threads. Wala dun sa failure plane. Ibig sabihin lang yan, excluded yung threads sa failure plane. Pero kunyari, yung threads mo, umabot dito, sumakto dyan sa mismong failure plane. Yan yung tinatawag natin na threads are not excluded. Ibig sabihin, kasama sila dun sa shear failure plane. Okay? So, ulitin natin ha.
ano yung ibig sabihin ng threads are not excluded. Medyo nakakalito kasi yung ano niya, yung sentence niya. Dito tayo punta sa isa. Threads are excluded from the shear plane. Ano ibig sabihin ng threads are excluded from the shear plane? Ibig sabihin lang nun, yung mismong thread ng bolt, wala dun sa mismong failure plane. Kunyari, nandito lang siya sa baba. Sa baba ng failure plane natin. Yan. Like this. Nandito yung threads, wala dito sa mismong failure plane. Yan yung tinatawag natin na threads are, nasaan na yun? Threads are excluded. Yan. Yan yung sinasabi natin na threads are excluded. Ibig sabihin yung thread, wala dun sa mismong failure plane. So, yung isa, yung may are not, so, isipin mo na lang agad, kabaligtaran yun. Nandun mismo yung thread sa mismong failure plane, shear failure plane. Yan, tumatama siya doon sa mismong shear failure plane. So, may effect kasi yun kapag yung shear failure plane mo tumama doon sa threads. Okay? Ano yung effect nun? Ang effect nun is the same effect na pinaliwanag ko kanina. Kasi nga yung bolt, yung cross-sectional area ng bolt, na pag tinignan mo, is similar to this. May uka-uka na ganyan. Kung sumakto na yung shear plane mo, sumakto dun sa location kung nasaan yung threads. Kunyari, nandito. Ang mangyayari dyan, yung shear area mo, liliit. Kapag sumakto na nandyan yung shear failure plane mo. So, yung magre-resist ng shear na area, maliit lang. Kasi sumakto siya dun sa mismong location ng thread. So, iba yung strength nun. Iba rin yung magiging strength kapag yung shear failure plane mo nandun sa part kung saan walang thread. Kasi mas malaki yung cross-sectional area mo dun. So, mas malaki yung area na magre-resist ng shear stresses, kumbaga. So, magkaiba yung strength nun. Iba yung strength ng thread kapag yung shear failure plane, sumakto dun sa thread, sa strength, dun sa hindi sumakto. Kasi nga, magkaiba yung cross-sectional area nila. Yun yung ibig sabihin natin dito sa mga excluded dito na makikita niya. Okay? So, this is for A325, this is for A490, and so on and so forth. So, in general, as I've mentioned a while ago, in general, guys, yung FNT ng bawat bolt, kahit anong bolt pa yan, yung FNT ng bawat bolt, generally, ay 0.75 ng FU niya. Generally. Nilalagyan lang natin to ng subscript na bolt, kasi nga, para hindi kayo malito. Kasi may FU rin yung plate eh. May FU rin yung plate, may FU yung bolt. Nilalagyan lang natin to usually ng B. Pero dito sa code kasi wala ng B. So, siguro gets mo na dapat yan na yung FU dyan ay FU ng bolt. O yung ultimate tensile stress ng bolt. Okay? So, magkaiba guys yung nominal tensile stress na FNT sa FU. Parehas tensile stress yan, tensile capacity. Pero ito kasi ultimate. Ito yung ginagamit natin for the design and analysis ng mga bolt. So, magkaiba yan. Okay? So, generally, yung mga bolts, whether yung thread ay excluded or not, kung mapapansin nyo naman dito, sa FNT natin ng mga values, yung value ng FNT for threads not excluded tsaka excluded, parehas lang. Kung napansin nyo, this is for A325. Medyo bawasan ko lang yung line dito. If you can see dito, yung FNT natin for A325 na not excluded tsaka excluded yung thread sa failure plane, sa shear plane, makikita mo yung FNT niya, parehas lang din naman. Ganun din sa A490, parehas lang din. Bakit? Kasi wala namang effect yung threads sa tensile capacity ng bolt natin. Saan yan may effect? Dito sa shear area natin or sa shear stress. Nominal shear stress that we will discuss later on. Okay? Pero dito sa tensile stress, nominal tensile stress, makikita nyo wala namang effect yung whether yung shear failure plane mo sumakto sa thread or not. Wala. Parehas lang yung FNT niya. Parehas 0.75 ng FU whether yung shear failure plane sumakto sa threaded part or not. Okay? Palaging 75% lang yun ng FU as I've shown a while ago dito sa formula natin. Dito, yan. As you can see here, palaging yung FNT natin, 0.75 lang ng FU ng bolt. Okay? So, this is the formula for, generally, yan yung formula ng nominal capacity or ng tensile strength ng isang fastener. You can use either of these three. Although, if you will be referring sa code, sa AISC J3.6,
yung tension and shear strength of poles and threaded parts, you can see, ang formula na ginagamit doon ay ito. Rn is equal to Fnab, wherein yung Fn daw ay yung nominal tensile stress Fnt. Or shear stresses, or shear stress Fnb. Although in this case, since we are focusing sa tensile strength, ang Fn natin dito, sa formula sa code, will be Fnt lang. Okay, which is similar to this, yung nilagay ko dito. Okay, that is the formula for the tensile strength of a fastener, of a bolt, if you will be referring sa code. It is just equal to Fntab, wherein yung AB again, remind lang natin kung ano yung AB, it is the gross cross-sectional area of one bolt, dun sa unthreaded part. Okay, dun sa unthreaded part guys ha. Dun sa part na walang mga threads. So basically yung AB mas malaki yan sa AN. Usually mas malaki yan. Okay. So yung FNTAB na yan, ito yan, that is the maximum force or nominal force that will tend to produce tensile failure dito sa bolt natin. Okay. Although syempre pagdating sa ultimate, we often multiply that RN by a factor, strength reduction factor phi. So ang phi natin for tension and shear ay 0.75 for LRFT. And then kung naka-ASD ka, ang omega natin is 2. Okay? So kung gusto mong kunin yung ultimate strength, you just have to multiply RN by phi. Or kung naka-ASD ka, divide mo lang yung RN sa omega, which is 2. Kung naka-ASD ka. Okay? So that is how you compute the strength of tensile strength of fastener. So basahin ko lang nakalagay dito sa code. Ha? The design tension or shear strength Vrn and the allowable tension or shear strength Rn over omega of a snug tightened or pretension high strength bolt or threaded part shall be determined according to the limit states of tensile rupture and shear rupture as follows. So yung formula na to guys, this is for tension as well as for shear. Kumbaga naka-general na siya na format. Papalitan mo na lang yung value ng Fn, whether kung tension yung kailangan mo, edi Fnt yung gagamitin mo, kung tension. Kung shear, Fnb yung gagamitin mo. Okay? So, medyo the same lang yung format ng formula for tensile strength, tsaka shear strength ng fasteners or ng mga bolt.